Minasan, konnichiwa, and welcome back sa ating Japanese 101. And today, we are going to discuss Lesson 5 of Mina no Nihongo, Book 1. Okay, so ito ay pagpapatuloy lang no, ng last time natin na Lesson 4. Alright, so dito sa Lesson 5, no, pag-uusapan natin ay ang mga directional verbs. Okay, so yung first pattern natin is place e ikimasu, kimasu, kaerimasu. Then yung next pattern is doko mo ikimasen or ikimasen deshita. Then pangatlo no, yung vehicle de okay, ikimasu, kimasu, kaerimasu. And then person or animals to ikimasu, kimasu, kaerimasu. Alright? Okay, so let's proceed to our first pattern. Okay, so sa unang pattern natin, yung place e ikimasu, kimasu, kaerimasu, or yung mga tinatawag na directional verbs. Okay, so marami po sila actually, pero dito sa lesson na to, no, itong tatlo lang po muna ang i-discuss natin. Okay, so ang ikimasu is pupunta. Okay? And then kimasu is dadating. And then kaerimasu is to go back or to tawag nito uuwi. Okay? To get back home. Okay? So ang gamit po nito nung mga ikimasu, kimasu, kaerimasu, no, especially sa ikimasu, kimasu, no, madami nalilito dito kasi depende po yan, no, kung nasa ang lugar ka. Okay, so yung ikimasu po is kapag ka po ikaw ay nasa lugar na to, for example. Okay, so let's make a scenario. Okay, so ito po yung lugar mo, and then pupunta ka sa isang lugar. Okay, so pupunta ka po sa isang lugar. Ayan, so yung lugar na yon ay pupuntahan mo. So ikaw po ay nandito. Okay, ayan, so for example, ikaw po ay nandito sa may pula na to at papunta ka ngayon dito sa blue na lugar na to. So ang sasabihin mo dyan ay ikimasu. Okay, so ito po ang ating lugar na pupuntahan at ito po yung lugar na kusaan natin sinabi. Okay, yung statement na to. Now yung kimasu naman po, minasan, no, baliktad naman. Okay, so galing ka sa ibang lugar. Okay, so galing ka po sa ibang lugar, papunta ka ngayon doon sa sinasabi mo na lugar. Okay, or usually ginagamit talaga to si kimashita na. Okay, pero ginagamit din naman yung kimasu na yan kung halimbawa, no, nasa loob ka ng office or ng school, no, then sinasabi mo yung statement na yon or yung sentence na yon. Okay, for example, watashi wa hachiji ni gaku e kimasu. Okay, so yung sinasabi mo na yon is nandoon ka sa school na yon. Okay, pero kung sinasabi mo yung statement na yon na nasa bahay ka, ikimasu na po ang gagamitin mo. Halimbawa, kausap mo ang iyong magulang, okay, or yung mga part ng inyong family. So sinasabi mo, watashi wa hachiji ni gaku e ikimasu. Ikimasu po ang sasabihin mo. Pero kung nasa school ka at sinasabi mo yung about doon, okay, ang gagamitin mo na po ay kimasu, no? Halimbawa, kausap mo naman yung iyong mga kaklase, no? Sasabihin mo, watashi wa hachiji ni gaku e kimasu. Okay? So yun po ang medyo, no, magulo. Okay, pero kung iintindihin natin yung paggamit talaga ng ikimasu, kimasu, no, talagang hindi naman siya nakakalito.
Okay, it depends lang kung saan yung lugar na sinasabi mo. Okay? Now, dito naman po sa kairimas, okay, ginagamit natin tong kairimas kapag tayo ay babalik no sa ating dating lugar, okay, or hometown. Basically doon siya ginagamit, no. Hometown, bahay, okay, babalik ka sa bahay niyo o uuwi ka. Okay? So, for example, no, sasabihin mo, ay, pupunta muna ako sa bahay. So, basically, pag translate mo siya sa Nihongo, ang magiging gagamitin mo doon, ikimas. Pero sa Japanese po, hindi po ikimas ang ginagamit nila. Kairimas pa rin po, no? Okay? So, halimbawa, sasabihin mo, ah, may nakalimutan ako, no? Uuwi muna ako sa bahay. Okay? Yun po ang gagamitin, hindi ako pupunta sa bahay. Okay, maliban na lang po kung pupunta ka sa bahay ng iba. Okay, halimbawa tomodachi no uchi e ikimas. Okay, kapag tomodachi no uchi, ikimas po ang gagamitin natin. Okay, pero kung sarili mong bahay ang pupuntahan mo, hindi po gagamitin ng ikimas doon. Kairimas po ang gagamitin natin. Alright, so I hope medyo naintindihan natin. Alright, so let's proceed to the first sample. Okay, watashi wa gaku e ikimasu. Ako ay pupunta po sa school. Watashi wa gaku e ikimasu. Okay, next natin, nisenjugonen ni, okay, Valenzuela e ikimashita. Okay, nisenjugonen ni Valenzuela e ikimashita. Okay, so yun po, no, kasi bakit po kimashita ang ginamit ko? Kasi po, ako po ay nandito sa Valenzuela. Okay? So, kaya, kimashita po ang ginamit ko. Okay? So, bakit hindi ko ginamit yung kairimas dito? Kasi hindi naman po kasi talaga ako taga rito. Okay? So, yung hometown ko po kasi is sa Rizal. Okay? So, sa Rizal po yung pinakang hometown ko. Maliban na lang kung sinabi ko, Philippine. Okay? Nisenjugonen ni Philippine e kairimashita. Okay? So, dito po, Valenzuela e kimashita. Okay? Pero kapag ka nasa office ako, syempre, no, pagka nagkukwento kami, tapos sabi ko, ah, uuwi muna ako ng Valenzuela. Kasi syempre, taga dito na po ako. Okay? So, yun lang yung medyo technical sa paggamit ng kimas, tsaka kairimas. Pero kung iisipin natin talaga, hindi naman ako taga dito and then nagkukwento ako na about kung kailan ako dumating dito sa Valenzuela. So, kimashita po ang gagamitin ko. Okay? Ay, next natin is senshu rizaru e kairimashita. Senshu rizaru e kairimashita. Okay, umuwi po sa Rizal noong isang linggo. Okay? So, kairimashita po ang ginamit ko kasi nga po, ako po ay taga doon. Okay? So, hometown ko po ang Rizal. So, kairimashita ang gagamitin ko. Although, hindi na po ako talaga nakatira doon. Pero, since it's my hometown and my family, no, my parents living there. So, that's why ang gagamitin ko ay kairimas. Alright? So, I hope medyo naintindihan natin. Okay? And kung wala na tayong question dito, ayan, so dito pala, no, nisenjugonen. Okay, so gumamit ako ng specific time, so pwede tayong gumamit kasi ng iba't ibang question dito. Okay, so nanen. Okay, pwede tayong gumamit ng nanen. Okay, or itsu. Okay, kasi general po ang paggamit ng itsu. Okay, kaya lang po, paggamit mo ng itsu, kapag ka, pwede po kasing dalawa ang pwedeng gamitin dyan. It's a specific time or yung mga adverb of time. Ganon ka-powerful yan si itsu. Okay, kapag gagamit tayo ng adverb of time, no need na po si particle ni. But, if we are going to use a specific time, kailangan na kailangan po si particle ni. Okay, although dun sa itsu, wala namang particle ni. Kasi nga po, general interrogative po para sa mga time si itsu. Okay? Ay, so next, present tayo sa next pattern. Okay, so doko
emo ikimasen ikimasen deshita. So kung mapapansin nyo, yung e po ay mayroong open and close parenthesis. Kasi nga po, tawag nito, optional lang po ang paggamit sa kanya. Okay? Kasi nga, bihira po siyang ginagamit talaga. Pero, possible po na ilagay siya. Okay? Kaya lang po, mga Japanese, mahilig silang mag-shortcut. So, okay lang naman na kahit wala na tong particle e, no? Diretso na lang natin sa kay mo. Doko mo, kimasen. Okay po? So, for example, ashita doko e ikimasu ka? Ashita doko e ikimasu ka? Saan ka po pupunta bukas? So, ito, ginagamit natin tong doko mo ikimasen at ikimasen deshita kapag tayo ay walang pupuntahan or walang pinuntahan. Okay? Katulad nito, ashita doko e ikimasu ka? So, kung sasabihin po natin na may pupuntahan tayo, specifically, sasabihin natin doon yung place. Kasi yung doko, papaltan lang natin yan ng place. Kasi ang doko po, ay ang hinahanap po ay ang place. So, place po ang ipapalit natin kay doko. Kaya, ashita, SM e ikimasu. Sa SM po, pupunta bukas. Okay. Now, kung wala naman tayong pupuntahan, we can simply say, doko mo ikimasen. Okay, dahil syempre kung wala nang budget. Okay? So wala nang budget. Ano na tawag nito? Petsa de peligro. Okay? So wala nang pupuntahan, okay? Or medyo tinatamad-tamad na tayo. Okay, doko mo ikimasen. Okay? So wala po akong pupuntahan. Okay? So ganun po, no? Yun lang po, no, kapag ka tayo ay nasa interview, mas better po minasang no, gumamit na tayo ng place po, no, specifically. Okay, so pagka palagi kasing doko mo ikimasen, masyado tayong playsip lang na ganun, or parang hindi tayo masyadong enthusiastic, no, sa pagsagot ng mga answer, no. Kumbaga sa mga tropa mo, ang pangit mong kabanding. No, tinatanong ka, wala kang masyadong sinasabi, no. So, okay, so ganun po, no? So, just to add enthusiastic enthusiast doon sa question, so mas better po gumamit na lang tayo ng mga yung appropriate na sagot, okay? So, posible naman wala kang pupuntahan, okay? So, kahit ba pupunta ka doon sa bahay ng girlfriend mo, okay? Or kahit pupunta ka lang sa SM or anything, any place, no? Okay? So, anywhere na possible na puntahan mo, pwede mo naman sabihin na lang yun. Okay? Ay! Kasi yung iba, kaya lang siguro sila nagpe-playsip, no, nasasabihin do ko mo ikimasen, ayaw na nila ng maraming tanong. Okay? So, yun po ang nagiging problema. So, imbes na mas ma-practice natin yung ating tawag nito, kaiwa level, no, yung ating conversation level. So, doon pa lang, tinapos mo na yung kwento eh. Ang pangit mong kausap. Okay. Ang pangit mong kausap. Doon pa lang, no, parang hindi ka na masyadong interesado sa kausap mo. Kasi hindi ka masyadong open. Okay? So, yung pagdating kasi sa mga ganyan, hindi naman siya more on personal. Okay? So ito, just to add in, ano lang, no, dun sa question natin, no, para lang medyo maging engaging, no, yung conversation. Ganyan mga question, kapag simula yan ng maraming conversation, no, hanggang sa magsanga-sanga na yan. Pero kung dito pa lang sa tanong na ashita doko e ikimasu ka, wala ka nang sinabi, so wala na kaagad, tapos na yung usapan niya. Okay? Ayan, so advice lang naman yan, no? Pero kung wala talaga yung pupuntahan, you can simply say doko mo ikimasen. Okay? Pero kung gusto nyong mas gumanda pa yung usapan nyo, you can say, no? No, ganto, no? Ashita SM ikimasu. Okay? So, mamaya maintindihan nyo bakit, no? Bakit yung iba, pinipili na lang na doko mo ikimasen para wala na masyadong kwento. Okay? Ay, punta tayo dito sa susunod na lesson. Okay, so vehicle de, okay,
Ikimas, kimas, kerimas. So, vehicle de po ay ibig sabihin by means of. Okay? Or, yun nga po, yung particle de natin is yung vehicle na ginamit natin papunta dun sa location na yun. Okay? For example, Shinkansen de Tokyo e ikimashita. Shinkansen de Tokyo e ikimashita. Pumunta sa Tokyo, sakay ng bullet train po. Okay? So, yun po, no? Next po is taxi de Rizaro e kaerimashita. Taxi de Rizaro e kaerimashita. Umuwi sa Rizal, sakay ng taxi po. Okay? So, ito pong mga to is mga vehicle po. Okay? So, particle de kasi para dun sa mga vehicle. Okay? Next natin, watashi wa aruite gaku e ikimasu. Okay. So, kung wala naman po tayong sinakyan, okay, or ginamit na vehicle pag-transport doon sa location na yun, we can simply say watashi wa aruite gaku e ikimasu. Okay? Watashi wa aruite gaku e ikimasu. So, ako ay maglalakad papunta sa school po. Okay? Maglalakad. Okay? So, yun po, no? Okay? So, by foot, no? Sa English yan. Okay? So, aruite. So, pagdating naman kay aruite minasang, no, hindi na natin siya nilalagyan ng particle de. Okay? So, wala na pong particle de siya kasi naka-teform po ito, no? So, sa mga hindi pa po alam yung T-form, malalaman natin yung T-form pagdating natin sa lesson 14. Okay? But for now, no? Kapag gusto nating sabihin na tayo ay maglalakad lang papunta sa location na yon, we can simply say aruite without particle de. Okay? So yun lang po, no? Paki-take note na lang po yung about sa information na yan kasi minsan dun tayo nadadali sa exam. Okay? Ay, next natin. Okay, person, animals, to. Okay? So, ikimasu, kimasu, kaerimasu. Okay? So, English po, with. Okay? So, yun yung kasama mo papunta doon sa location na yun. Okay? So, for example, Kanojo to Tokyo e ikimashita. Okay? So, pumunta sa Tokyo kasama ang girlfriend po. Okay? So, yun po, no? Okay? So, person in animals to. Pwede rin po sabihin natin na neko to Tokyo e ikimashita. Inu to Tokyo e ikimashita. So, kasi pasok naman po yung mga animals, no? Dito sa particle to. Okay? Maliban na lang kung yung ex mo, i-classify mo siya as animal. Kasi animal siya. Okay? Next po is, kasoku to Rizaru e kaerimashita. Kazoku to Rizaru e kaerimashita. So, uuwi, no, sa Rizal kasama ang pamilya po. So, umuwi sa Rizal kasama ang pamilya po. Now, kung sasabihin naman natin na wala tayong kasama, okay, kasi nga isa ka sa mga SMP, samahan ng mga malalamig ang Pasko. Okay. So, yun po, no. Okay, so sabi mo watashi wa hitori de. Okay? Gaku e ikimasu. Watashi wa hitori de gaku e ikimasu. Okay? So ako ay mag-isang pupunta sa school po. Okay? So ganun lang po, no. So dito po hindi na rin po natin kailangan yung particle to. Okay? So hitori de. Okay? So, pag hitori de po ang sinabi natin, hindi na natin kailangan yung particle to. Kung wala naman po tayong kasama. Okay? So, we can simply say hitori de gaku e ikimasu. Mag-isang pupunta sa school. Okay? Hi! Okay? Now, dito tayo kay first practice question. Okay? Practice question po. So, for example po, no? Kyo! Okay, doko e ikimasu ka? Kyo, doko e ikimasu ka? So, kapag sasagutin natin yan,
pwede natin sabihin na kyo, okay? And then yung place, kasi yung doko, papapalitan lang natin yan ng place. Oh, kung saan yung place na pupunta natin, kyo, okay? So, for example, ginko, okay? Kyo, ginko e ikimasu, okay? So, yung, kasi kung ano yung mga places, yun lang po yung ilalagay natin dito. Okay? Ay, next natin is nan, okay? Or nani. Okay, so dalawa po kasi sila minasan, no? Pero, we are going to take a look doon sa mga nasa libro. Ang pinakang tama po kasi talaga ay nan. Okay? But, yun nga po, sabi ko nga sa inyo recently, no, in this generation ngayon sa Japan, mas ginagamit nila si nani. Okay? Nani de. Okay? So, kaysa kay nan. Kasi nga, yung nan de is parang bakit din siya, no, sa Nihongo. Okay? So, may doshite tayo, pwede rin gamitin yung nande. Okay? Kung ano yung bakit. Okay? So, kaya para hindi lang magkalituhan, kasi nga, pag tinanong mo nga naman, nande, Tokyo e ikimashita ka. So, parang yung iba, naiisip ka agad, bakit ka pumunta ng Tokyo? Diba? Instead of, ano yung sinakyan mo papuntang Tokyo? Okay? So that's why ginagamit nila talaga nani. Okay? But if we are going to take a look doon sa libro, sa mga instruction doon, and then doon sa grammar rules, no, nan po talaga ang ginagamit kay de, hindi po si nani. Okay? So again, it's either po dito sa dalawa. Okay? So sa conversation po mas gamit si nani. Okay? Pero kung sa libro po tayo titingin, mas tama po si nan. Alright? So, yan, no? Dalawa po ang pwedeng gamitin. So, tinatanong lang naman po dito minasan kung ano yung ginamit mo na vehicle papunta doon sa location na yun. Okay? So, for example, no, sasabihin mo taxi, kuruma. Okay? So, ipapalitan lang po natin yung mga yan papunta dito. Now, kung ang sagot naman natin ay wala tayong sinakyan, so hindi na natin sasama itong de, aruite lang. No, aruite uchi e kaerimashita. Okay? Now, next dun tayo sa person to. Okay? So, person kasi, no, is tao. So, ang pananong para sa tao ay dare. Okay? So, yun po yung ginagamit na interrogative. So, dare to nihon e ikimasu ka? No? So, pwede mo sabihin na kanojo to nihon e ikimasu, tomodachi to nihon e ikimasu. Pero kung tayo ay sasabihin natin mag-isa lang, hitori de, hindi na natin to isasama si to. Okay? So, hitori de nihon e ikimasu. Okay? Ay, and then yung last natin na possible na maging question is yung itsu. Okay? Sabi ko nga sa inyo, si itsu, ginagamit siya, no, generally, pantanong ng mga time. Okay? So, kung mapapansin nyo rin, dalawa po ang possible na maging sagot dito. Kasi yung isa po, yung may particle ni. Kasi nga, yung may particle ni, specific time po ang ilalagay natin dito. Okay? So, again, yung mga specific time po is yung may mga date, yung may mga time. Okay? So, yun po, no? And, dito naman po sa mga adverb of time, no? Yung mga walang particle ni, no? Yun po yung mga ashita, kino, okay? Senshu, okay? So, yun po ang mga pasok dito. So, dalawa po ang possible na maging answer, no? Yung may particle ni at saka yung walang particle. Okay? Ay, so, yung last po natin, no, ito, isa lang to sa mga magiging advice ko, okay, para tayo ay mas mapadali ang memorization natin, no, or pag-memorize sa mga nouns, kasi nga sangkatutak yung mga nouns. So, isa sa kasi talaga sa mga nagiging problem, no, ng mga, ano natin, learners, no, kasi hindi natin kabisado lahat ng mga noun.
Okay? But if we are going to classify yung mga nouns na yan, so mas magiging madali po, no? Okay, for example nyo sa place, no? So hindi naman po lahat ng place na nabanggit from lesson 1 to lesson 5 ay nandito. Pero mas better po gumawa kayo ng sarili nyong ganto, no? Column. Okay? And then i-classify nyo yun sila. Okay? So siguro naman hindi na tayo mga bata, no? Okay? Para hindi natin alam, no, kung paano i-classify yung mga noun. Okay? So for example, yung gako, school, supa, supermarket, eki, train station, ginko, bangko, okay? Restaurant, no? Okay, yung mga places, no? Kyoshitsu, okay? So sila, pasok sila dito sa place. Okay? And then sa vehicle po, no, any kinds, no, ng mga sasakyan. Okay? Pero again, hindi po lahat ng sasakyan na nabanggits from lesson 1 to lesson 5 ay nandito. This is an example po. Okay? So, disclaimer lang po, no? Okay, so, hikoki, fune, taxi, kuruma, densha, chikatetsu, shinkansen. So, marami pa kasi, no? Jitensya pa tayo. And, etc. Okay? Then, pagdating naman sa mga person, kapag ang mga tanong dito ay yung dare, no? So, dito yung tomodachi, kare, kanojo, kazoku, okay? Pwede mo rin sabihin yung ino, okay? Neko, okay? Kasi pasok sila dito, okay? So, again, dito sa place, ang tinatanong dito ay yung dare, okay? Dito sa ano ay yung nande. Okay, and then dito, darito. Okay? So, kaya, pagka ganyan yung mga question, ito yung mga possible na maging answer natin. Okay? If we are going to make classifying nouns. Okay? So, kailangan ano tayo ng mga gantong klase ng mga table. No? Gagawa tayo ng table na katulad ng ganito, so medyo mas mapapadali natin, no, yung pagme-memorize. Okay? Ay. So I think that's all para dito sa video natin, minasang, and I hope, no, may natutunan na naman kayo. And as always, otsukare chan, minachan. Jana. Don't forget to like and subscribe.